po ni Tita Marie. Klaro na po sa inyo, ano po, huwag po yung pag sinabi ng mahal na apo na magbebendisyon na para po kayong tubig na parang agos na sabay-sabay na nagpupunta dito. Meron na pong mga alagad na naka-assign sa bawat alagad na magbebendisyon. Ito lang po yung isa lang pong obserbasyon ko. Pipila kayo sa isang alagad para magpabendisyon. Patawad po ah. Lilipat po kayo sa isa pang alagad na nagbebendisyon. And lastly, pipila ulit kayo sa mahal na Apo Kunching. Wala po ba kayong tiwala sa amin? Kahit naman po kasi kami, kung hindi po namin masasabi yung mga mensaheng inilalahad sa inyo, kung hindi po binabahagi ng banal na espiritu. Kaya po, magtiwala po kayo na kahit kanino kayo pumila, ang importante ay ang pagtitiwala sa ating Panginoon na anuman ang kahilingan ninyo ipagkakaloob sa inyo. Subalit ang nais niya ay ang ating katapatan. Mag-o-observe po kami ngayon. Kumbaga, ngayon pong araw na ito yung experiment. Eksperimento po tayo ngayon. Titingnan po namin kung ano ang magiging flow, kung ano yung magkaayusan. Isa pa po, ako po kasi napagaling po ng Panginoon ang karamdaman ko sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa kanyang mga salita. Kaya hindi na po kung tutuusin po eh, maupo lang po kayo na at makinig po kayo ng mga mensahe, wala po kayong kabatiran, pinagagaling na po kayo ng Panginoon. Kaya hindi na po kayo dapat makipagsiksikan, makipagunahan. Ngayon po, kung gana po kayo magtitiwala, once po na nag-step in kayo sa loob ng dambanang ito, minamasa na kayo ng Panginoon, binabasa na ang inyong puso't kaisipan, kaya't ang inyong kahilingan, magpakatapat lang kayo pagkakaloob po sa inyo. Amen. Pangalawa po, bibiglang ko lang po ito ng emphasis na yung pong pinto dun eh, isinara, ano? Ano po ang purpose? Ang purpose po noon para lahat kayo dumaan sa registration table. Ano po yung purpose ng registration? Bakit ba kailangan pa yan? Ang aarte naman, ba't ba kailangan pa yan? Kasi po, at sa anibersaryo po, ibibigay po namin sa inyo ang data kung ilang pasyente ang pumunta o tagasunod ang pumunta dito sa buwan ng Enero, Pebrero, then after, during the anniversary, bibigay po namin sa inyo ang total. At saka kung ilan yung mga, ano yung dumulog, ano yung may mga karamdaman. Kumbaga po, kinukuha po namin yung statistics kasi kailangan po yan in the future. Baka po hingan tayo nung mga patunay na talagang banalang Espiritu na nandirito, meron po tayong mga ebidensya, meron po tayong mga patunay. Yun po yung purpose namin. At ito po naman ay sa mga alagad. Alagad, ito po yung announcement ko para sa inyo. Binibigyan ko lang po ng emphasis yung mga sinabi ni Tita Marie. Para po maganda po kasi malinaw eh, maliwanag. Mga alagad, simula po sa araw na to, meron pong naka-assign dun sa registration. Hindi na po katulad nung dati na si Tita Amor all around. Magbabanyos, magre-register, kung mag-aayos ng alay, ang dami pong ginagampanan. Tayo po, ang dami po nating alaga dito. Kaya, ang masasabi ko lang po, nakagawa na po ng schedule si Tita Marie. Sa bawat araw, kung kanino kayo alaga na nagbebentisyon po poste, pakitingnan nyo lang. At hindi po tatanggapin ng Panginoon ang katwirang hindi ko alam. Patawad po. Hindi po tatanggapin ng Panginoon ang katwirang hindi ko alam. Sapagkat ang lahat ay ginagawa upang maisaayos. May schedule po ang mga alagad na kapo sa may hagdanan. Pakitingnan na lang po ninyo. Pati po yung in charge sa registration. Meron na rin pong overall na mag-aasikaso niyan si Tita Lina. Kaya tingnan na lang din po ninyo yung schedule na ginawa ni Tita Lina. Ang nais po ng Panginoon ay maayos. Kaya dapat po maipakita natin kung sinasabi nating banal ang nagaganap sa lugar na ito, magpakabanal din rin tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po. May tanong po ba? Maliwanag po ba sa lahat? Kaya po ba nating gawin? Ayan, titingnan po natin mamaya
yung amen natin na kaya nating isagawa lahat po ng ating pinag-usapan. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, salamat po. Isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating Diyos na buhay. Naunawaan niyo po ba yung paalaala ng ating mga kapatid na alagad? Kung paano po na ang sa araw na ito, muling binalik ang pagbebendisyon upang maging masaayos po ang lahat, sabagat yun po ang nasa ng ating Ama. Amen po ba? Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbabahaginan upang ibahagi ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos na nagaganap sa ating buhay sa araw-araw, susunod pang araw, hanggang tayo'y nabubuhay na pinagkaloob ng ating Ama ang ating buhay pahiram. Amen po ba? Ngayon po, isang konting bahagi lamang po na napanaginipan ko, hindi ko po mapigilan. Subalit, ito po'y kagabi naganap sa akin, ay napanaginipan ko po, hindi ko po hindi ko po ibahagi kahit po karampot, sabagat mayroon naman po itong aral. At bawat po tumatayo po, tumidindig sa harapan na to, ay kapupulutan po ninyo ng aral. Amen po ba? Kagabi po, napanaginipan ko po, mayroon po akong pinuntahan na nang nayon ang putunguhan ko. Subalit, pag lumagpas po ako, hindi ko na po alam yung pasikot-sikot sa lugar na iyon, na susunod na street na po yun. Subalit, yun lang po yung street na alam ko. Napasakay po ako sa isang jeep dahil lumagpas po ako. Pagsakay ko po, sabi ko, Mama, para po. Subalit, hindi niya po ako pinakikinggan sapagkat bawal nga po huminto basta-basta dahil meron pong manghuhuli. Naku, sabi ko, sa isip-isip ko, malilate, hindi ko na alam yung lugar na to, maliligaw ako, tsak. Sabi ko pong ganun. Tapos nagtanong po ako sa mamang katabi ko, Mama, ano po bang street na to? Hindi po ako niya pinapansin. Tapos sabi po ng mama, oh, malapit na lang to, matutungan mo yung pupuntahan mo. Di nakinig po ako doon sa mamang driver na yon. Tapos po nung naibaba niya po ako, malayong-layo na po yung alam kong street na tutunguhan ko sa kaibigan kong bahay ng kaibigan ko. Naku, sabi ko, hindi ko alam ito. Tapos nang pagbaba ko, lakad ako ng lakad. Tapos sabi ko, babalik sana ako doon sa nalagpasan namin. Hindi ko po siya mapuntan sapagkat may aso. Sabi ko, paano kaya to, yun lang alam ko. Buti po may dumaang isang nakasingle. Sabi ko, maaari mo ba akong ihatid pabalik doon sa street na alam ko, binanggit ko po yung street. Naku, layo mo na pala, Eka. Eh, hindi ko kasi alam yung palikot-likot dito. Hindi ko po alam. Turo nyo sa akin kung paano papunta. Tapos itong ano, eh nagmamadali ako. Hindi na naman po niya ako tinulungan. Sabi ko, paano ba ito? Hindi na nailikuan namin jeep. Nakatuntun po ako, nakalabas po ako doon sa mismong highway. As napuntahan ko po yung tutunguhan ko. Ano pong pasubali po sa akin ng Ama? Yan ang katotohanan, anak. Na pagtao, sa tao ka, umasa, wala kang mapapala. Subalit sa akin na ako ang tinawag mo sa oras ng iyong pangangailangan, hindi kita ililigaw kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, isang pagdating ko po, sabi ko, ito yung muli kong pagpapasalitator. Pero ano po ginawa po ng kalaban, nanalangin. Kaya yan po ang tunay, ang sinasabi ko. Hindi ko po sinasabing tunay na lingkod ako. Subalit Ama lang po nakakabatid kung sinong tunay na lingkod niya. Pinaglabanan ko po yung nararamdaman ko. At kahit ano pong nararamdaman namin, kailangan po bilang lingkod ka, tumalima ka sa pag-aatas ng Ama. Amen po ba? Nasisilayan niyo po ba kung may karamdaman sa mga oras na to? Di po ba wala? Kaya pagdating ko po dito, wala man po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Wala man, alam ko na sisilayan ako ng Ama. At meron mga kapatid kong alaga na binigyan at kinalooban ng Banal na Espiritu upang makapaghaplos at hinirang at pinagkalooban ng Ama upang makapagpagamot. Ano po ginawa ko pagdating ko po? Ang paa ko po, pinalakad po dito sa harapan. Hinanap ko po yung kapatid ko na maaaring maghaplos sa akin. Bindisyonan ako. Hindi ko po nakita si Mother na aking shepherd, ang nasilayan ko po. Hindi ko po maaaring basta-basta ipagmalaking gano'n na alagad ako na kaya kong gawin. Subalit nararamdaman ko sa mga kapatid kong iba pang alagad, maaari kong maramdaman ng Ama ang pag-ibig niya, yung kadakilaan niya. Ano po ginawa sa akin ng Diyos na buhay? Sa katauhan po ng aking kapatid na Beth, pinadaloy po niya ang kapangyarihan ng kagalingan upang ngayon sa oras na ito ay nakatindig ako sa inyong rahaban. Palakpak po natin ang buhay na Diyos.
Kaya po ngayon, wala man po ako'y bibigay na tema o pagninilayan. Subalit, ang gusto ko pong sa magbabahagi sa oras na ito ay bahagi ang kadakilaang naganap sa inyong buhay. Kaya po, wala po akong listahan na hawak, kundi, teka lamang po. Meron po pala tayo naging kapatid na nagdiriwang aming kapatid na alaga, di po namin siya natawagan noon. Kaya po tinatawagan ko po ang ating kapatid na Violet Johnson upang magpasalamat po sa kadalayan ng ating ama. Happy birthday. Tatay Alan, happy birthday song daw po. Mahal na Panginoon, papuri po't pasasalamat. Muling narito ako sa inyong harapan upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Papuring walang hanggang pasasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng biyaya at kalakasan na ibinigay mo sa akin. Thank you, Lord. Thank you. Isa pong surpresa para sa aking buhay ang araw na ito. Amen po ba? Sapagkat ang araw na ito ang tinakdang pagsilang sa akin ng Panginoon. Bagamat napakahaba na nilakbay ng aking buhay sa pakikibaka, sa mga pagsubok at mga problema sa buhay, narito po muli ako sa inyong harapan at pinagmamalaki ko po ang kadakilaan ng Ama. Unang-una po, pinasasalamatan ko ang ating mahal na Apo Kunching sapagkat sa Kanya ko natutunan ang lahat ng bagay, higit sa lahat na ibukas ang aking diwa sa pananalig at pananampalataya sa ating poong may kapal. At napakalaking bagay po na ako'y napadako sa lugar na ito. Sapagkat ako po'y katulad din ninyo na mga dating panahon, gupo din po ako sa karamdaman. Subalit naririto ako ngayon sa inyong harapan at isang patunay na ang diwa ng Panginoon ay lagi po nating alalahanin kung ano tayo at kung anong kakayahan ay binigay sa atin. I-share po natin sa ating mga kapwa, maliit mang bagay. Iyon po ang gusto ni Lord. Huwag po tayo magdamot. Unang-una po yung pagmamahal na kailangan ng ating kapwa. Amen po ba? Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa aking mga kapatid na alagad sapagkat hindi pa nila nalilimutan ang aking kaarawan. Bagamat batid kong marami rin po silang mga gawain at marami din silang pinagdadaanan na katulad ko, kaisa ko po sila sa aking panalangin. Amen po. Sa mga kaibigan ko po na nagsipagbati sa akin sa Facebook, taos puso po ako nagpapasalamat sa mga pagbating iginawad nila sa akin. Lahat din sila naghahangad ng blessing para sa aking buhay,
higit sa lahat, kalakasan. Amen po. Amen. Sa akin pong buhay, bagamat batid po ng mga alagad na ako po ay parang islaw palitaw, lilitaw, lulubog nilitaw, pero ano pa rin po, hindi pa rin po ako nagmamaliw sa lugar na ito sapagkat dito nga po ako nagkaroon ng kapayapaan at kalakasan. Naging matatag ako sa lahat ng pagsubok. Bagamat, sabi nga po, lahat tayo'y dumaraan dito eh. Hindi po ba? Siguro po, ang lahat na nangyayari sa aking buhay ay takda din ni Lord at kalaob din niya yung mga ganong pangyayari. Pansamantala po akong nawala nga po dahil sa kadahilanan na ang aking mga anak ay kailangan din po ng tulong bilang isang magulang. Batid din po naman ni Lord na iyon, eh siguro po eh talagang takda sa aking mga anak kung sila man po ay nagkakaroon ng karamdaman, nandun pa rin po ang suporta. Eka nga po eh, ng aking mga anak eh, isa raw po akong kaibigan, isa ring manggagamot, at isa pa rin pong nagpapataba sa kanilang puso sapagkat dumadaan din po sila sa pagsubok. At nagpupuri po ako at nagpapasalamat ng marami. At sa kabila po ng napakaraming gawain ng ating mahal na Apo, sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Tane, ay pinaabot pa rin po niya ang pagbati sa aking kaarawan. Kaya maraming maraming salamat po, mahal na Apo. Batid kong sa kabisihan po na ating mahal na Apo, napakarami pong ginagampanan. Subalit ang anak niyang isang naliligaw, bagamat ako'y wala rito kung minsan, andun pa rin po ang pagmamahal na ipinaaabot niya para sa akin. Maraming maraming salamat po, mahal na Apo. At kung ako man po ay nawawala sa lugar na ito, pero taglay ko pa rin po ang mga natutunan ko sa lugar na ito. Sapagkat kung hindi nga po ako nagawi sa lugar na ito, nasaan na kaya ako? Ito po yung kalituhan sa nangyayari sa daigdig natin, pero malakas, malakas sa aking kalooban kung anuman ang dumarating. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat, at higit nga po yung mga blessing na kalaob niya ay walang humpay at papuring pasasalamat ang inaabot pa naaabot ko sa ating Diyos na dakilang buhay. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Salamat po sa ating kapatid na Violin na nagdiriwan ng kaarawaan last 28 po. Yan po ang katotohanan, mahal na kapatid kong Violin Johnson, na anuman pong pagkukulang ninyo sa ating ama at sa inyong gampanin, ay batid po ninyo. Diyan po nalulugod po ang ating ama pag meron po tayong mga pagkukulang, pagkakasala, at lalo na po inaamin po natin sa ating sarili. Hinihingi po natin ito ng kapatawaran. Nililinis po natin ating puso sa pamagitan ng paghiningi ng patawad sa ating ama. Napakabuti po na ating Diyos, mapagmahal po siya sa bawat po natin pagkakasala. Basta taos po sa ating puso ang paghingi ng kapatawaran. Pinagkakalob niya po na tayo'y patawarin ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ang tatawagin ko po sa papung alagad na gusto niya pong magpasalamat sa kadakilaan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, sapagkat sa kaganapan na naganap sa Kanya, hindi po siya gumamit na anumang gamot na iniinom na panggawa na siyensya at paniniwala lang po sa ating Diyos na buhay ang kagalingan na kanyang nakamtan. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Amor.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay narito po para magpasalamat po sa dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo at sa ating mahal na Ina, lalong-lalo na po kay Apo Kunching, aking nalagdan. Ang ibiayaan ko po sa inyo ay yung nangyari po sa akin nung last Saturday po, ikatlong Saturday na po ngayon, noob ng Sabado po. Nagbanyos po kami nila Apo, tapos na po magbanyos. Umuwi na po si Apo sa kanila, pagbalik po, kumuha po siya ng lalagyan ng tubig na mainit para po pang banyos po niya. Ngayon po, ako po ang kumuha ng tubig. Siyempre po, siyempre kukunin ko po yung lalagyan ng tubig kay Apo. At bilang paggalang po sa kanya, ako po ang kumuha ng tubig. Nang mapuno na po yung tubig, mainit po yung tubig. Nang bumaba po ako, daladala ko po yung tubig na yon, eh biglang nagdulas po ako. Talaga pong napakalakas ng pagbaksak ng katawan ko. Ang tumama po sa akin, itong likod ko po. Talaga pong ang iyak ko po at ang iyaw ko po, ama ko, tulungan po ninyo ko. Apo, Apo, wag mo akong pababayaan. Napakasakit po talaga. Hindi ko po at talagang umiiyak po ako sa sakit at humihingi po ako ng awa sa ating dakilang Ama at sa mahal na Ina. Ngayon po, nang pinatayo po ako ng dahan-dahan ni Apo, pinataas po niya yung kamay ko, talagang sobra po ang sakit, hindi ko matiis po. Pero pinilit ko po sumunod sa kanya sapagkat banal na espiritu po ang nagpapataas po sa akin. At pinaikot po niya ng dahan-dahan hanggang sa pumutok po yung, may pumutok po dito sa may gilid na aking kamay po. Ngayon po, pagkaraan na po yun, nakatayo na po ako. Nung uwi na po ng gabi, ngayon po, nung kunaramdam po talagang sobra po ang sakit na naramdaman ko, na kumilos lang po ako ng konti, hindi na humiyaw na po ako sa sakit, talagang napakasakit po, tumutugunog po sa lahat ng buong katawan ko, dati po sa balakang, dito po lahat tumutunog. Yun po, itiniis ko po lahat. Nang Sabado po ng gabi, tapos na mong gawain, medyo ginabi po ang gawain noon, mga alas 10 na po. Pagdating po namin sa amin, mabuti na lang po, nakasara na po sa amin, madilim na. Ang natira lang po yung kasama ko, si Conchita po. De sinabi ko po kay Conchita na gano'n na nangyari, huwag ka akong magulo, huwag mo sasabihin kahit kanino. De yun nga, sabi pa po sa akin, lagot ka eka, lagot ka, huwag ka akong magulo. De ngayon po, ngayon pagkaraan ho noon, tinulungan po niya ako, hindi ako pang makapagbihis eh. Tapos so, pinatapalan ko ng dahon-dahon po yung aking likod. At nang paghiga ko po ngayon, hindi ko po malaman kung paano gagawin kong higa. Dahil kumilos lang po ako, talagang sobra ang sakit po. Pero tiniis ko po lahat po yun. At sabi nga po ng banal na espiritu, wala naman daw pilay, walang ano sa buto ko. Sabi pa nga po ni Apo noon eh, gusto mo ka magpa-x-ray ka, bibigyan kita ikang pambahid sa x-ray. Apo, hindi po ako, sabi po ng banal na espiritu, wala nang pong basta na magalang po yung aking katawan. Yun ang pinanaligan ko po. Talaga pong napakasakit po, sobra ang sakit. Niwala po akong ininom na kahit anong gamot na mapampalis po ng mga kirot. Basta po ang pinanaligan ko, ang Ama, hindi niya ako pababayaan. At tapos po, yung ang pinagtataka ko po, talagang pinag-ingatan din po ako ng mahal na Ina. Yung tubig kong dala na mainit po yun, hindi ko po malaman kung saan napunta. Dahil po, tama ko pong ganun, dapat po bumaksak sa akin. Eh hindi, sabi po nung isang nandoon, yung dahong kobring dala ko, nandoon sa isang gilid, konti lang po ang tumapon. Napakabuti po ang Ama talaga. At ang mahal na Ina, hindi po niya ako pinabayaan. At saka yung buti na lang po, itong likod ng tumama, hindi po yung ulo ko. Kanya po ang sigaw ng mga tao eh. May sigaw din po sila sa akin eh. Kaya ayun po, nagpapasalamat po ako. Dahil po ngayon, sa loob ng tatlong Sabado po yan, ngayon itong huling Sabado, unti-unti na yung nawala. Nakagalaw na po ako na itataas ko na po yung lahat. Kanya ako po, lubos nagpapasalamat po sa lalong-lalong na po kay Apo Kunching na kinalugdan sa Ama, Anak, at Espiritu at sa mahal na Ina. Maraming salamat po. Amen po ba? Tinan niyo po, narinig niyo po yung binahagi na aking kapatid, katulad po ng nagganap po sa akin na lingkod, subalit may nararamdaman man patuloy na naglilingkod. Nasisilayan po ng ating Ama yon.
At kung sa kung bilang pagkatao nga po, orthopedic po yung bagsak niya sabagat nasa sobrang pilay po naramdaman niya. At kung gaano po kabilis ang kalaban, mas mabilis po ang ating Ama sa pagsagip po sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Sabagat tinan niyo po sa pamamagitan lang po ng dahon-dahon na tapal-tapal, sa mga iniinom pong dahon-dahon niya na ibinahagi sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yung pag-inom niya po yun. At yung paniniwala at pananalig sa atin na Diyos ay buhay at siya ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Palakpak po natin Diyos na buhay. Ngayon po, nasilayan ko po at na may nakapagsabi nga po sa akin, nandito po ang ating kapatid na minsan ko lang po siyang ulit na silayan. Ngayon po, tinatawagan po ang ating kapatid na si Rick. Isang mapagpalang umaga po sa tanghali ito. Medyo inaantok po ako kasi galing po akong Baguio eh, kadarating ko lang di pa po ako nakakapagpahinga. Sa kadakilaan po ng Diyos na natanggap ko sa lugar na ito, marami pong biyaya na kamukha po sa dati kong buhay. Yung pag may sakit ka, masyadong mainitin ang ulo, konting hindi lang masunod, hihiyo ka na. Dito ko po natutunan yung kung paano magpasalamat do sa nag-aalaga sa akin, kung paano magpasalamat sa Panginoon. Marami pong nabago. Dahil kamukha po ngayon, nag-iisa ako sa Baguio. Tinry ko sa buhay ko kung paano kung iaayos yung dating hindi ko magandang gawa. Lahat, niutos ko, lahat. Parang nawala na ako ng tiwala sa sarili ko, na-depressed na ako. Pero alam niyo po, may magandang na-improve na naman ako sa buhay ko. Ako na po naglalaban ng damit ko ngayon. Ako na rin po nagluluto ng pagkain ko. Kaya po, sinasabi ko dun sa misis ko na ganun. Kaya lang po, mali. Pwede na raw pala siyang huwag bumalik. Pero darating na po na sa 22, uwi na po siya. Ako po ay kaya umuwi, isang kadahilanan. Marami po akong tanong dati. Ano ang purpose ni God? Bakit ako nabuhay sa kabila ng aking naging karamdaman na spinal cord? Naging gulay ang katawan ko, pero binigyan ako ng tapang at lakas na lumaban. Pero sa kabila ng paglaban, kinakailangan mong bumaba. Kinakailangan mong magpasalamat sa lahat na nag-aalaga, sa lahat ng naggagabay sa'yo. Yun ho ang importante. Kasi lalo kang mamahalin nung nag-aalaga sa'yo kung mabait ka. Kaya po mabait na ako ngayon. Meron po akong isang best friend dito. Ngayon ko lang nakita. Tagasabang po siya, si Mar. Dati ko po siyang kasama sa Rapo-Rapo Mining sa Bicol. Nung araw po, kami nalulungkot, kasi nasa bundok po kami sa mining, siya yung po nag-aaliw sa amin. Siya yung tagapagpatawa. Kaya lang ngayon, hindi siya makapagpapatawa kasi na-stroke na siya. Kaya ang tanong ko sa kanya, pareho na tayo ngayon. Kaya lang lamang ako, nakapagdadrive pa ako, siya hindi na makalakad. Pero, kung sa pananalig at sa pagtitiwala mo sa Diyos, bukas, tatakbo ka pa. Dahil, sabi nga po,
ano ang purpose ni Lord sa akin, ba't ako nandito? Galing akong Baguio, pumunta ako dito, hindi na ako nagpahinga. Yung ban ko po, makita nyo, nagkalat ang damit kasi doon lang ako nagbibihis, doon ako kumakain. Yung ban ang bahay ko. Ang purpose, bakit? Na nagdudumali akong makarating dito. Kasi dito ko naramdaman yung galak ng buhay. Kung hiwaga ng Diyos, marami. Last December, bago ako umuwi ng Baguio, halos hindi na ako makapagmaneho dahil yung balikat ko, hindi ko na maiyangat. Isang haplos lang ng mahal na apo. Umuwi ako ng Baguio hanggang ngayon, wala na. Last month, dumudumi po ako ng dugo. Halos taon na na dumudumi ko ng dugo. Pero ang hindi ko malang kadahilanan, bakit narong send ang mahal na apo sa akin? Tinatanong niya, kapatid, kailan ka uuwi? Kaya sabi ko, March po. Ay, sabi niya, sino po ito? Di, nagpakilala po ako. Sabi niya sa akin, ay, kapatid, sorry, narong send ako. Sabi ko, hindi po. Alam ko pong kalooban ng ama, namamali. Dahil naidulog ko po yung aking pagdumi ng dugo. Alam niyo po, isang tawag lang na nga po. Hanggang ngayon, wala ng dugo. Wala akong ininom. Kaya nga sabi ko, gusto niyo ng patunay kung ano ang kagalingan na matitikman mo dito. Yung kaluluwa mo. Kung paano na ikimagnilay sa buhay mo. Magbata ka lang lahat ng yung takot, yung pag-aalala, wala, hindi mo na mararamdaman dahil nasa kanya ka. Kaya po sabi ko, mabait talaga si Lord dahil kalahati lang yung kinuha. Tinanggal lang yung aking paa para hindi na ako makalayo. Ako po yung tupa na yung binalian ng paa, yung bit-bit niya. Kaya po, walang hanggang pasasalamat dahil akin nakarating dito. Kaya nga sabi ko po, lahat naman po tayo kaya nakarating dito may purpose si Lord. Kanya-kanya nga lang po ng kadahilanan. Kaya po kung hindi tayo magninilay, gagamitin natin yung ating puso. Kasi po yung puso natin, andyan si Lord. Meron siyang space talaga para sa puso natin. Hindi lang siya pumapasok dahil maraming basura. Kailangan po nating tanggalin yung basura. Sa totoo po, yung kaibigan ko na yan, alam niya kung ano yung attitude ko mula pa noon. Dahil matagal ko na siyang kaibigan. Bata pa lang, binata pa lang kami, magkakabarkada na kami. Ang daming niyang tinanggal na basura sa puso ko. Unang-una, kung paano ko magpatawad. Madaling sabihin, pinatawad kita. Pero, ang tanong po eh, hanggang saan yung patawad na ibinigay mo? Napagtalikod mo ba? Galit ka pa rin? Kasi po sa totoo, ang pagpapatawad, yun ang pinakamahirap sa lahat, lalo na sa taong nakasakit sa'yo. Pero wala pong pinakamabisang gamot sa sakit sa puso, kundi ang pagpapatawad. Wala pong medisina na pag ininom mo eh, nakapagpatawad ka na. Iyon po eh, makakamtan lang kung tayo lalapit kay Lord ng taos puso. At sa lahat ng gagawin natin, gagabayan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Meron lang po akong isang ano extra lang. Si kapatid na yung driver ni Boy Bailon, andyan yun. Nung dumating dito yan, naka-MGT pa, bit-bit lang. Pero ngayon, tumatakbo yan. Kaya sabi ko, manali ka kay Lord, tatakbo ka rin. Isang magandang umaga po at maraming salamat sa inyo lahat. Lalong-lalo na po sa kapatirang Divine Mercy. Hello po sa inyo lahat. Maganda tanghali po.
Salamat po kapatid. Narinig niyo po yung binahagi niya. Di po ba nakaka-inspired po yung mga binahagi niya? Katotohanan po, tingnan niyo po, sa kabila po na siya'y nakaupo sa wheelchair, patuloy po siyang lumalaban sa kanyang tahakin sa buhay. Nauna po siyang dako dito sa pamamagitan ng mga banal na aral na lumuluwal sa ating mahal na Apo Kunching. Nalinisan, hindi lang po ang kinakamtan niyang kagalingan, ang kanyang nakamtan, kundi lubos ang kanyang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, nakita po sila ng best friend niya. Kapatid, hindi po ito na sinadya, pero ito po, kalooban po na Ama na matungo po kayo dito upang masilayan niyo po yung kapatid niyong matagal niyo pong hindi pa nakikita. At ngayon, narinig niyo po yung mga kahibaga kadakilaan ng Ama na nakamtan niya sa buhay niya. Nanawa, ganun po din ang inyong gawin. Amen po ba? Ngayon po ang aking susunod na tatawagin na upang magbahagi ng kadakilaan ng Diyos ang ating kapatid na Imelda Bustamante. Nagulat po ay sa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Siguro nga po kailangan ko pong mag-share bagamat na-share na rin po nung anak ko nung gabi na naibenta na rin po ako. Sa kadakilaan po ng Ama, noon nga pong Sabado, nakagayak po ako noon na patungo sa kasalan po ng pinsan po ng kabiyak ng puso ko. At bago po kami umalis, sabi po niya sa akin, alas 4 po kaming tutungo sa Sabang para umaten ng kasal. Gumayak na po kami noon, gumayak na po ako at nakabihis na nga po ako noon. Bago po ako umalis, dumulog po ako sa Divine Mercy kasi po ganun po ako at humingi po ako ng gabay. Sabi ko po sa Divine, lalakad na po kami, sabi ko, nagpaalam po ako sa Divine Mercy, kayo na po ang bahala. Gabayan niyo po ako sa paglakad namin na ito, kayo na po ang bahala sa amin. Nawa po ako, makarating kami ng maluwalhati sa tutunguhan naming okasyon. Yung po yung idinasal ko sa Divine Mercy na ng aking anak doon sa altar niya. Yung pong doon sumisigaw po yung alaga ko, sabi niya po, Mami, nandito na yung sasakyan, sabi niya sa akin. Nung pong lumabas ako ng tarangkahan, wala pa po pala. So bumalik po uli ako ng bahay kasi po mainit. Mainit doon sa labas. Nung pagbalik ko po ng bahay, umupo po ako doon sa may terrace at iniintay ko po yung kabiyak ko ng puso dahil nakaantay po siya sa daan. Para pong naramdaman ko po na parang pinapawisan po ako ng malapot at sabi kong ganon. Sabi ko parang nahihilo po ako. Sabi ko ginawa ko po, tinext ko po yung kabiyak ko na nasa daan. Sabi ko sa kanya, hindi na ako sasama sa kasal kasi parang sumasama yung pakiramdam ko. Sabi kong ganon. Ikaw na lang ako ang tumuloy. Sabi ko parang hindi ko kayang lumakad. Nung kuwan po, umuwi yung asawa ko sa amin. Sabi niya, pahilot ka muna sa inda. Sabi niya ganon, baka naman may nakabati lang sa'yo. Ganon sabi niya. So inilot po ako ng hinilot ni Inda sa sikmura, saka po sa ulo. At sabi ko, Inda, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, hindi na ako lalakad. Sabi kong ganon. Sabi ko doon sa kabi ako, nakakahiya, ikaw na kako ang umaten. Sabi ko, dahil nakakahiya naman. Sige kako, tumuloy ka na. Hindi niya po ako maiwanan sapagkat sabi niya, nakabihis ka na Lumakad ka na, wala lang yan. Sabi niya, hindi. Iba kako yung nararamdaman ko. Sabi ko pong ganon. Nung kuwan, nawala po yon. Sabi, sige ka ako, lumakad ka na, nakaintaw yung sasakyan. Nung pong pamaya-maya po noon, nakapahinga po ako, nagkukwentuhan po kami sa terrace. Bigla na naman pong parang may nararamdaman ako, ginawa ko po may tubig na maligamgam. Tinungga ko po ng tinungga yung isang boteng tubig na maligamgam na dala ko po, dadaling ko po sana sa biyahe. Ginawa ko po, binuhay ko na po ang kalooban ko sa kalooban po ng Ama, at nagdasal po ako na sabi ko po, kayo na po bahala sapagkat wala po noon si Berel sa amin, wala po ako matatawagan sapagkat nandito po siya noon dahil Sabado po may gawain. Sabi ko, Diyos ko Ama, kayo na po ang bahala sa akin. Subalit sa pag-inom ko po ng tubig, hindi ko po pinapahalata kay Inda na iba na rin pong nararamdaman ko para pong
may sumasakal dito sa leeg ko na parang may bumabara, sabay po ng sipon na may nakabara rin po sa ilong. Di po ba napakahirap huminga noon? Sabi ko po, ginawa ko po, kailangan ko pong gawin ng marapat na naririnig ko po dito na kailangan po tumakbo po ako sa kusina, kumuha po ako ng maligamgam na tubig sa termos at nilagyan ko po ng ano, naisip ko po, lagyan ko ng asin. Talaga pong kung ano po yung pinaisip, nilagyan ko po ng asin yung tubig. At kinuha ko po yung bimpo at pinaginanyan ko po sa leeg ko. Talaga pong hinarangan ko. Kasi iba na po talaga yung nararamdaman ko. Sabi ko po sa takot ko, hinda, ayoko man pong bigyan ng problema sa hinda, pero sinabi ko na rin po, hinda, iba yung nararamdaman ko, nahirapan akong huminga. Sabi ko, parang hirap akong huminga, parang tumitigas yung tiyang ko. Sabi nyo nga kay Malo, pakitawagan si Berhel, sabi ko, sa Dambana, pauwiin muna. Talagang iba po ka kung nararamdaman ko, sabi ko, naku, bakit nagpapakanervous ka, sabi ni Inda. Uminom ka eka ng tubig, uminom ka ng uminom, sabi niya gano'n, nung kuwan. Hindi, iba ka ako, tawagin niyo si Malo, sabi ko, patawagan si Berhel sandali. Nung pong ano, dumating nga po si Berhel, tinawagan nila. Sabi po niya, nanay, bakit nadat na niya po ako sa terrace, sapo-sapo ko po yung leeg kong ganito, pero nakababad po yung mainit na tubig, sapagkat yung po ang alam ko na malunas para sa akin. At yun po ang iniisip ko na kailangan ko po na laba, na magpakatatag po ako sapagkat alam ko po na hindi ako pababayaan ng ama. Dahil sabi ko nga po, nananalig po ako at nagtitiwala na sa tubig na ito, ibibigay niya po sa akin ng kagalingan. At dinatnan nga po ako ng aking anak na nakaganyan ako sa leeg ko. Sabi niya, nanay, ano ba yung nararamdaman mo? Ginanyan niya po ako at hinilot niya ang aking ano, at in-steam niya po ako ng suka. Para po sa kailangan ko pong makahinga ng maluwag, in-steam niya po ako ng suka. Nung pong nilalanghap ko na po yung suka, unti-unti pong parang nababasag yung nakabara din. Di po ba buhay ang Diyos? At sabi ko nga po, wala po akong pinananaligyan ko po talaga na sa paglanghap ko po ng suka na iyon, ay ibibigay niya po ang pagluwag ng aking hininga, sabi niya po. At saka pinapahiran niya po ako, sabi ko nga po, sa kaparaanan at kalooban ng ama na ipinagkaloob niyang ibahagi sa aking anak, nakamit ko po ang kagalingang ipinagkaloob ng ama sa akin. At wala po akong ininom na gamot na kahit ano, kundi tubig lang po at maligamgam na tubig. Hindi po ba napakadakila po ng Panginoon? Kaya po, sabi ko nga po, paano nga po ba tayo hindi magtitiwala na buhay po ang Diyos? Kasi po, kung hindi po ba buhay ang Diyos, yung po bang mga bagay na gano'n at dahil lang po sa tubig na maligamgam at suka, yung pong nararamdaman natin na alam po natin na akala po natin yun na po yung katapusan. Subalit sa pagkilos po ng Diyos na buhay at sa kadakilaan po ng Ama at nagtitiwala po tayo at nananalig sa Kanya, yun lang po at ibibigay niya po ang kagalingan na mararapat na para sa atin. Kaya po tayo, kaya nga po ako, lubos ang aking pasasalamat at dito po namin na kukuha yung po na lahat po ng biyayang ipinagkakalob ng Ama. Kaya salamat po sa Ama, salamat po sa ating minamahal na Apo Kunching at sa kalooban na ipinagkakalob niya po sa atin. Yun lang, maraming salamat. Salamat po kapatid sa binahagi mo. Isa po ako sa patotoo na marami po ako nasisilayan ng mga kaganapan sa kanilang buhay sapagkat siya po yung kapatid po ng aking kabiyak ng puso. Bali, hipag upo siya. Salamat po kapatid. Patuloy lang po tayong kumapit sa ating Diyos na buhay at hindi niya po tayo pababayaan. Ngayon po, marami pong salamat sa lahat ng mga nagbahagi. Tayo po magsitayo.